ngayon, si Labor Secretary Silvestre Bello ang tatanungin. Dapat pag-aralan na raw ang pagbasura sa licensure exams para sa nursing, engineering, dentistry at law. Pero ngayon pa lang, tutol na sa panukala ang samahan ng mga nurse pati na ang punong mahistrado. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil sa hirap anya ng buhay, inirekomenda ni Labor Secretary Silvestre Bello III na pag-aralan ng pagtatanggal ng licensure exams para sa nursing, engineering, dentistry at law. Kailangan pa ba ng examination? Palagi po din na kailangan, especially so, kung yung eskwelahan ay accredited, no less than legit. O ba't hindi ka ba naniniwala sa mga eskwelahan natin accredited by CHED? So it's idea from me na should be seriously considered na do away with the examination. Pati ngayon, bar. Considering na hindi na kailangan yung bar. For 8 years yan eh. Parehong nursing students sina Erica at Arnel. At pareho silang tutol sa rekomendasyon ni Bello. Medyo hindi po ako sang-ayon dun sa tatanggalin yung board exam kasi isa po yun sa way para malaman competent. So lalo nga po sa course namin, there's no room for mistake, lalo't ang buhay ng pasyente ang hawak namin. Marami pong pwedeng maging danger sa patient namin. Kasi po sa exam po, mga scenario po yung exam namin, maaari pong malagay yung buhay ng patient dun sa pinakadelikadong state ng buhay niya. Sa Philippine Nurses Association, direktang sinabi ni Bello ang kanyang rekomendasyon sa isang pulong nitong Martes. At agad daw kumontra ang samahan. Sabi niya kasi, most of yung mga nurses ay galing sa middle income and malaki na yung ginasto, so hindi naman daw kayang mag-afford na paulit-ulit yung exam kung bumabagsak. Pero ang tanong naman din kasi, bakit bumabagsak yun kung lang Nag-aral naman ng maayos? Kailangan talaga yung board exam dyan kasi yung health professional, we should ensure the public, no, that health professional are competent enough to do their duties and responsibilities. Sabi naman ni Health Secretary Francisco Duque III, kailangan pag-aralang mabuti ang issue dahil may mga batas na nagsasabing kailangang pumasa sa board exams ang ilang professional bago sila mabigyan ng lisensyang mag-practice ng kanilang profesyon. Wala ring nakikitang dahilan ang Chief Justice ng Korte Suprema para alisin ang bar exams. Maliban sa nakasaad daw sa rules of court na lahat ng gusto maging abogado ay kailangan pumasa muna sa bar exams, kailangan din daw masigurong may kakayahan ang mga hahawak na mga kaso. I respect the view of Secretary Bello, but as far as the practice of law, I think we should maintain the bar examinations so that we can sift those who are competent considering the nature of the legal profession. The legal profession is vested with public interest. Kahit sa ibang bansa tulad sa Amerika, requirement din ang licensure exams para sa mga doktor, nurse, engineer at mga dentista. Ang Professional Regulation Commission wala pang pahayag tungkol dito sa ngayon. Ang Malacañang naman, ipinaubayan na kay Bello ang pagsagot sa issue. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.